Magandang araw mga kaubas. Andito po tayo ngayon ulit sa ating munting taniman. Magbabalot po tayo ngayon ng mga bunga kasi start na po ng veraison period at unti-unti na rin pong kinakain ng mga kaibigan nating mga ibon. Kaya atin na po itong babalutin. Ang gamit po natin ngayon sa pagbabalot ay ito. Lumang kulambo lang po ito. Ginawa namin parang bulsa sa pamamagitan ng stapler. Wala naman pong special na ginawa. Ito, stapler lang. Kasi pag bibili pa tayo ng mga yung tinatawag nating pangbalot, eh medyo may presyo din po yun. Kaya, anong tawag dito? Improvised na lang. Yung mga lumang kulambo. Itong lumang kulambo na ito, hiningi ko lang. Hiningi ko lang sa mga ate ko. Kasi di na rin ginagamit. Nag-cut lang ako tapos ginawang parang bulsa. At ito na, utilize natin pangbalot. Stapler lang din ang gamitin nung una kasi tinatahi namin. Kaso medyo matagal, mabagal ang trabaho. Malagtagal na proseso kaya ito. Stapler na lang. Ayan. Pero kung may extra budget din po kayo, pwede naman kayong bumili online. May mga binibenta din ng mga fruit protection nets. So, yung iba 8 pesos, depende sa laki po, depende sa size, may 6 pesos, pero kung kaya na naman nating gumawa, bakit hindi natin gumawa ng dito tayo gagawa ng sarili nating pambalot? Pwede rin kayong bumili ng yung fine nets na sa mall. Meron ding nabibili nito. Pwede rin yung parang silk screen. Yung mas malaki kunti sa silk screen. Pwede rin yung gamitin pambalot dito. Kung napapansin nyo po, medyo maliliit po ang bunches natin ngayon. Kasi nga po, after pruning nito, pa 4 days after pruning, binaha po ito at 4 na araw ding nagtagal ang tubig dito sa ating taniman. Kaya ito ang nangyari. Medyo na wash out yung in-apply natin na preparation na abuno. Kaya ito. Medyo maliliit ang bunches. Binira din to ng binira ng ulan. Ilang linggo din itong tinamaan ng ulan. Kaya may mga makikita tayong scab. Pero okay din naman. Survive pa rin. Siya nga po pala, ito ay Baikonur variety. Bugbog sarado sa ulan pero lumalaban. Meron ding nalagas pero sa kabuuan po ay mas marami ang nag-survive. Hindi po siguro ito tinamaan ng baha. Siguro mas marami pa itong berries. Kasi nga nagsipaglaglagan yun eh. Ito, pumalpak pa. Kung matatandaan nyo po, itong aming trellis system dati ay vertical position po. Ngayon, kinonvert namin sa overhead or pergola. Kasi dati, yung nakaraang pruning season namin, kinain po ng manok. Medyo marami po kasing alagang manok yung kapitbahay. At yun ang kumain sa ating mga bunga nung pahinog na po. Sira. So ito pong mga puno natin ay isang taon mahigit na po ito. Kung makikita nyo po, ganito na po kalaki ang puno niya. So ganyan, malaki na po talaga. Isang taon at kalahati na po ito. At
dalawang beses na po itong tinamaan ng matagalang baha. Kung matatandaan nyo po, may video po tayong ginawa noon nung binaha po itong taniman na to. Pero okay lang din, survive. Itong ginawa kong bulsa ay medyo nilakihan ko po ng konti kasi pag medyo magkalapit po yung mga bunches at di naman kalakihan, pwede rin pong ipasok kahit tatlo o dalawang bunches sa iisang net. Gaya nito, tatlo ito, tatlong bunches, isang net lang po gagamitin ko kasi nga maliliit ang bunches natin ngayon. Hopefully next pruning, hindi na tayo tamaan ng baha para makarecover tayo ulit. Kasi dati, yung last season, malalaki po talaga ang bunches nito. Average po ng 1.5 kilo ang isang bunch. Yung iba mas malaki po, umabot po ng 1 kilo, isang bunch. Pero ngayon, tingin ko, mahihirapan kahit 1/4 kilo ang isang bunch. Kasi ayun nga po. Ito. Kung titingnan niyo po, madaming hindi lumaki. Epekto din po ito ng baha. Nagkakaroon ng kakulangan ng burun. So ito, burun deficiency to. Well prepared sana itong mga vines na to before tayo nag pruning, kaso nung na-wash out sa baha yung inapply natin, kaya nagkaganito. Kulang na siya sa burun. At ito, titingnan nyo po ito, Everest varieties. Ang liliit ng bunch. Pero babalutin na lang din po natin. Para kahit pa paano may maharvest. Ganito talaga eh. Minsan panalo. Minsan talo din. Kasi binaha talaga eh. O ano na lang ito. Pwede itong ang self consumption, pwede rin pag may pupunta dito mga bisita, take and pay, o pwede pa naman itong pakinabangan kahit medyo may kaliitan yung mga bunga. Anyway, habang nahihinog kasi ang bunga ng grapes, kahit maliit man ito, basta veraison period na ang grapes ay unti-unting lumalaki ang biris. Ayan. And ito lang po kasimple yung ginagawa natin pag sa pagbabalot. Pwede rin naman kasi sanang hindi balutin kung wala talagang masyadong maraming ibon. Doon sa bahay ko po, yung baikonur ko na pinakita ko sa video ay hinog na talaga ngayon, pero okay pa rin. Hindi siya kinakain ng ibon kasi nga malapit sa bahay. At ang pinaka kinatatakutan siguro ng mga ibon doon sa bahay is marami po akong alagang pusa. Kaya wala talagang kumain doon. Ni isang biri wala, hindi pinakailaman ng ibon. Kahit hinog na doon. Siguro next week pwede na yung i-harvest lahat. Mapapansin nyo po, maraming nasisirang biris. Kasi epekto po ito ng pag-angat namin ng kanyang trellis. Nagkaroon po ng brosis po sa aming ginawa. Kaya ito, nasira po yung ibang biris niya. At makikita nyo po, medyo mataas po itong nagawang pergola. Kaya ang hirap. Ang height po natin is hindi po angkop sa nagawang pergola. Talagang short po, short ang height. Okay lang.
least ano pa ito. Pag hindi po kasi natin balutin, ay nako, sa dami ng ibon dito, wala talagang matitira sa'yo. Pero huwag niyong isipin kalaban natin yung mga ibon. Kasi ang mga ibon talaga, ibigin natin yan. Sila kasi tumutulong, no, natural, ano sila eh. Yung kalat ng buto ng mga tanim. Kaso ngayon, dumadaming taniman natin. Nagmamas production tayo, mga tao. Kaya minsan naging kakumpetensya na natin sila. Kasi normally sana, naghanap sila ng pagkain kahit saan. Pero dahil din sa mga tao, nauubos yung natural nilang pagkain. Kaya yung pagkain mismo ng mga tao, yun ang din ang kinakain nila. Kaya hindi po rin natin ito ubusin, babalutin lahat. Magtitira po tayo ng para sa mga ibon. Baka sabihin nilang masyado tayong ano. Di tayo nagtira ng pagkain nila. Actually, madami na silang nasira na mga bunches nung nakarang araw. Kinain na nila kahit start pa lang ng veraison period. Medyo maasim pa talaga pero kinain na nila. Mabango kasi ang grapes eh.